Hawak ko ng baluarte ng pilan, kumpadre. May hawak pa. Sila baby nandito, guys. Tulog sila baby. Sobra. Pero this time, hindi na kayo just trainer or just an employee man. You are now owners of Maxwell and Pasco. At lilinawin ko sa inyo, guys, may-ari sila ng Maxwell and Pasco. We are guys, meron tayong gagawin ngayon si Coach Ken. Magsa-start na kami mag-workout. Ipa-project niya ako. Pero panoorin niya sa vlog ni Coach Ken yung workout na gagawin namin. Dito parang sulbot-sulbot lang, pero kay Coach Ken mo talaga makikita yung buo. Pero po nandito na siya. Maaga, 6 a.m. Coach! Morning. Si Dane. Sinabi ni Dane. Sinabi ni Mokay Chugs eh. Kumain ka na. Hey ba? Kain ka muna. Ay, ganun ba yun? Oo. So, dapat never mong gagawin yun. Walang food. Ay, mag-workout na lang food. Oo. Kasi hindi ka makakapag-perform na maayos. Seryoso? Oo. Dahil ko pa naman ginagawa yun. Mag. Akala mo kasi parang mas more fat maburin. Oo. Pag sa mga cardio, pero pag weights, never. Ba't kumain mo? Pag mga cardio, okay. Ano kakain ko? Kahit, ano, any carbs lang. Madalas kinakain mo pag umaga. Pwede mo rice, gano'n? Oo, oh, rice, bread, gano'n. Bread, pinakamabilis. Okay. Kumain daw tayo. Hindi ako makain pa nag-workout. So, may mga tao sa loob si Dijan mo. Ito na mo. Grabe, lahat, as in lahat sila. Tap, Tilan. Tilan! Sasampay! Tilan! Sabi ng coach ko, kumain na daw muna ako. Hindi ko. Mayroon tayo dun. Log. Lechon? Lechon. Bawal! Tilan, dali! Pero na, kain na ako! So, ganun pala yun. Kailangan mo pala muna kumain before you work out. May natutunan tayong pago. Ito pala. Sakto. Tinapay. Guys, every morning, nakaready na to. Kain mo na tayo kahit tatlo lang. Sa akin siya kay Kit. Dilan. Kailangan ko daw kumain ng Topsilog. Gisingin ko si Lee. Sa Long Silog, ngayong umaga. Kumpadre! Kumpadre! Kumusta, kumpadre? Ayos naman, kumpadre. Kumare! Sa susunod, yung pinagjajagi nga kayang bibili na natin lahat yan. Hindi pa na binibenta ni Marites, kumpadre. Hindi pa pumipirma? Hindi pa pumipirma si Marites. Lagay pa si Marites. Yung ibang mga kumpadre mo dun, kapirmahin mo na lang kontrata yun. Hawak ni Richard. Gawin mo na ng, gawin mo ng membro yung mga yun, baka pumutak yun. May mga tao na tayo dito sa Banderon, kumpadre. Manitawa mo, kumpadre, tukol kay Marites. Nakataka si Marites, di ba? Nakatakas si Marites. Nakatakas. Sabi ko, inutil. Kahit sa isang tao, natakasan kayo. Nag-isa lang ako. Nag-isa ka lang. Pala. One on one pala nangyari. One on one. Nagawa niya kasi, marami ako. Nag-isa lang ako, kumpadre. Dapat mauli natin si Marites. Hindi pa yung nakakalayo. Karirado. Maramis mo. Kumpadre. Karim. Ano, okay. Pero mamaya may ano kayo? Laro kayo? Hindi naman ako. Okay, so pwede tayo mag-leg, sige. Ano na lang tayo?
split natin upper legs. Or kung thrice a week lang tayo magte-training, pwede tayong mag-ano. O upper legs na lang si upper legs. Pero yung core, kailangan natin. Hindi. Yung core ba pwedeng everyday yun? Every training. Every other day. Every other day. Para may recovery. Mahalaga rin kasi recovery. Rapontan siya lang ito, ha? Hindi sa'yo, Toch. Explain nga. Okay, guys. Panoorin nyo kay Coach Ken yung first day of training namin. Kapagod magturo si Coach Ken. Bakit, Coach? Sakit ng katawan ko. Oh? Pero puro explosive, Coach. Winarma pa nga lang eh. Kasi nga, sabi ko kailangan yung day one. Coach, pa tayo, Coach. Grabe, pagod ako, guys. Pero panoorin nyo kay Coach Ken yung training. Yung ano namin, warm-up pa lang naman yun, pero mas magiging seryoso yung workout dahil yung pala yung kanina sa guidance ni Coach Ken. Coach Ken, maraming salamat. Proper training, Coach. Saan ang legs ko? Ah, legs kaya kanina? Oo, legs yung kanina. Ba't lang ang tanong? Supporter ka ba? Ang tanong? Pag-ing tanong ba may mababago sa mundo? Parang kaya yun yun. Ay, sampalin na yun. So, kasi wala nang sasampal. Naalala ko nung bago tayo lumipat dito sa Pino House. Kasi nung chinek namin yung bahay, ang sunod namin chinek is yung buong village. Tapos naglalakad-lakad din kami dito. Tapos sinabi nila may court, ba't ka ba humahawak? Daddy nga eh. Sabi kasi nung guard, meron daw court dito. So naglalakad-lakad kami dito. Hindi pa binibigay sa atin yung Pino House. So, time wala pa si Dane nung, hindi pa natin kilala si Dane nung time na yun, di ba? Ano ba siya? Kasi dumating siya mga... Ano, dumating siya bonging. Kasi yung makita yung dating Dane. Ito. Coach, saka hindi rin daw siya kilala pa. Hindi niya rin ako kilala. Oh, hindi niya rin kasi dumating si Dane nung mga August, nag-awol to eh. Nag-awol! Paano binabalik? Nung mga subscribers dyan na bago, hindi niya alam yung story last year. So last year ang story si Kim kasi nagkabul. Nawala ng mga 4 months to tapos sinahanap subscribers tapos sinisisi na yan. Yung mga nasa Pino House ba daw parang kasalanan parang kasalanan pa natin no? Kasalanan mga subscribers. Asan na si Kim? Sa totoo lang ba namin umalis siya? Nagkabul lang din, nagkanala ako. Buti nga, sinunduan ni Coach Mab eh. Sinundo, gulat si Kit. Yeah, naalala ko naglalakad kami dito noon. Tapos nakita namin yung court, syempre. Tawa nga ako, Coach. Sobrang saya. Sa taon namin dito, hindi pa namin subuhan talaga yung court. Hindi pa lang. Hindi pa namin na... So, ilang beses kami bumalik dito, guys, sa village na to. Sa kung saan kami nakatira ngayon. Bago namin makuha yung Pino House. Kahit na hindi kami sigurado na makukuha natin yung Pino House. Kasi, di ba, pag-uusapan pa yun, papayag yun. Pero, pumayag naman, binigay sa atin. Tapos, buti pa dito sa bago nating village, guys, merong playground. Never ako lumaki na may playground yung subdivision natin. Oo? Kim, naalala mo nung ano? Bakit? Kim, naalala mo nung ano? Walang tama! Nung ECQ lockdown. Pinainom ko sila, guys, yung mga lumang subdivision. Alak ni Daddy? Pinainom ko itong dalawa, alak ni Daddy. Yung alak ni Daddy, 1950s pa. Luman. Oo, sobrang lakas talaga yung sabi niya. Ano ba yan? Malakas ba yan? Inom siya na yan. Sabi niya, wala akong tama. Walang tama. Walang tama. Tapos ako maya-maya. Malalasing ako. Ano yan? Ano daw? Grabe. Madumi na nga lang, hindi lang na-answer. At least meron ganito. Wala kang ganito ko, sure. Nakakamiss din yung ano, magkaroon ka ng freedom na punta sa ganito. Sama mo yung mga katropa mo sa village. Hindi kasi ako lumaki sa village. Oo, sorry ko din. Hindi kasi hindi lumaki din ako sa ano. Lumaki ka kasi sa village. Mali na naman sinabi ko. Ano ka saan ako lumaki? Gilage. Gilage. Iba parang nangayon lumaki ko? Tabi ng gilage. Gilage. Gilage lang, gilage. Kami-kami lang.
Hindi ka kasama. Eh, sama-sama. Tama na lang kasi kami ngayon din. Purok-purok lang. Purok-purok lang. Purok-purok lang. Bario. Purok-purok lang kami ngayon din. Sorry, purok-purok lang kami. Purok ano, purok na sa ako eh. Quatro. Ba't nasa loob na yung face mask mo na katawan mo? Wala, umakita ko dyan eh. Nahuhulog kasi. So, coach, may sasabihin nga ata. Hindi, guys, ito, marami kayong question. Si Bain, isa na sana sagot. Nasagot na natin, Kit, yung isang question nila. Last couple. Yung pagiging owner ni Kit. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. Napanood ko na yung coach, ganda. Panood nyo. Mm-hmm. So, again, Kit is still an owner of Mas. Actually, owner talaga si Kit and si Mark, boss Mark ng Mas Romel Basketball. Na last year pa natin binigay sa kanila. Pero hindi naman natin masyado nang pinag-uusapan ng isang taon kaya isa sa iba sa inyo. Nagkaroon kayo ng question. Ngayon, we have another big question. Sasagutin natin ngayon. At ang tanong na yun ay, nasa na nga ba si Christian? So, sagutin natin yan, guys, kasi alam ko sobrang daming ma-idol sa'yo. Sa kanya ng mga subscribers. And dami naghahanap. And kitang-kita yun sa mga comments. And nagte-thank you ako na sinusuportan niyo yung bawat isa sa Finogang. Kung baga kanya-kanya, meron silang mga... May page notes. Oh, may page sila. Tita Louie, shoutout sa'yo. Last mo. Sino? Tita Louie, De La Rosa. Nagawin din namin siya ng page eh. Sir Louie versus Zakay Alport. Gawin na. Pino King. Finals na to. Marami yan ng sponsorship. Hindi, so... Eh, nagpapasalamat ako sa mga supporta binibigay niyo individually. So, isa na to si Christian. Kaya alam kong tinatanong yung unasan siya. So, basically, after Pino King, guys, yun nga, hindi naman malala injury niya. Hindi naman ACL, di ba? Hindi ACL, hindi ano. Pero, nagpa-check na rin siya, nagpa-consult siya. And nung nalaman namin yon agad-agad nag-therapy siya. Yeah. So, to make the story short, si Christian, kaya wala siya dun sa mga past vlogs natin, wala siya dun sa contract signing, it's because nagpo-focus siya ngayon sa pagpapagalingan, therapy okay. Na tuod niya. So, we offered him na habang nagpapagaling ka, pwede ka pa rin naman sumain ng contract para mas maalagaan ka ng corporation, diba? Pero, nahiya siya yung dad niya, yung family niya. Sabi niya sa akin, nang napag-desisyonan daw nila is, habang nag-therapy siya, dun muna siya focus. Kasi kapag nandito siya, pinapasahod siya ng corporation, tapos hindi naman daw siya makakalaro. Kumbaga nahiya. Nahiya si Christian. Kaya sa ganun part na yun, it's his decision na kailangan natin respetuhin. Pero yung... kapag kunyari okay na nakapag-therapy na siya tapos nakakalaro na ulit siya, pwede daw kami mag-usap ulit and pwede namin pag-usapan yung kung ano pa yung kayang ayusin or pag-usapan. Pero guys, walang problema, walang kahit ano. Yun nga lang, medyo syempre, you knowing Christian, alam niyo naman yan pag nag-ensayo, especially kung na-injury siya, di ba? Kahit di ganun kalala, talagang siniseryoso niya. So, dun siya nakafocus ngayon. Kaya, ayaw muna natin siyang bigyan ng ibang responsibilities kasi baka mas tumagal yung recovery niya, di ba? Yes, natopo. So, naisip namin, since yun yung naging decision niya, ibigay namin yung full-time na recovery sa kanya para yung pag-recover niya talaga maging 100% and hindi siya ma-delay, kumbaga. Pero, walang problema, guys. Actually, it's just a matter of the fans na nanonood na sometimes iba ginagawa ng issue. Kaya nga sabi ko sa inyo before, nung time din na nawala to, ito. Ano sabi ng mga fans sa'yo, Im? Watch. Para palamunin mo rin ako. Tapos, hindi, may supporters si Kim nung time na yon. Siyempre, binabash ako. Ba't nawala si Kim, pinabayaan ko daw. Meron din ako supporters. Binabash naman to. Huwag mo na mabalingin niya. Sinabi ba nga sa akin, ang nangyari daw, inagaw ko, daw, binabala ko rin agawin siya sa tiyawis. Sabi ko, gagawin ko ba yun? Alam nyo, yung mga nababash. Kayo na namang bash sa akin. Hindi, ang napansin ko kasi, guys, nagpapasalamat ako sa supporta niyo pero huwag niyong gawa ng issue kasi kayo nag-aaway. Kayo yung gumagawa ng issue, kayo namin, yung naman kayo kami okay so... naman eh, wala naman kaming kahit ano eh. Kitsaka, 'di ba, hindi naman ako nagsasalita ng anything na masama kahit kanino, kahit i-review yung lahat ng vlog natin tungkol sa Mavs. So, kung meron man na hindi maganda nangyari, syempre it's our privacy kung paano namin naayusin ano, pero hindi natin i-broadcast lahat. Pero kasi nangyari madalas. Gumagawa kayo story, tapos pag-uusapan yun. Tapos kayo nag-aaway, naging issue. Pero kami, wala ko. Kumain namin ice cream. Parang gano'n lang, di ba? So, basta ng comments sa mga vlog mo, may mga haters na mga nang-aaway. Parang sarap mag-ice cream. Okay, guys. So,
sana naging malinaw sa inyo. Again, hinihintay lang natin na makarecover si Christian. Let's go. Fully. And if mabigyan ng chance makapag-usap ulit, makikita niyo ulit siya dito sa vlog. And kapag, basta, kung ano maging decision ng family and niya, ni Christian, dun tayo. Respetuhin natin yan. After na. Pero, I remember back January and February, planchado na lahat eh. Kumbaga, okay, napart talaga si Christian ng contract signing, di ba? Alam mo, kasi itong contract signing, itong corporation, matagal na natin. Pero hindi namin nilalabas. Ito yung sinasabi sa inyo, ang dami namin inaayos na hindi namin pwedeng ilabas, hindi namin pwedeng ipakita sa inyo dahil ito yung mga bagay na kailangan mo ng plan sign. So back January, February din, planchado na eh, di ba? Christian is really part of this mission, this corporation. Yun nga lang, may nangyari ng Fino King na medyo... Binatinasa. Medyo nag, ano, medyo nag-shaken up lang yung mga plans pagdating sa side ni Christian. Kaya, yung bagay na yun, sabi ko sa inyo, there are lots of unexpected things that can happen along the way. Ito. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, nasira yung sa manor, kung ano man. Yes. So, patuloy natin yung ayusin, guys, and I hope nasagot yung tanong nyo kung nasaan si Christian. Si Christian ay nagpapagaling, nagte-therapy, and kasalukuyang... nagbibigay ng support ang corporation sa paraang kaya ng corporation para sa recovery ni Christian. Hindi siya pinapabayaan ng corporation kahit hindi pa siya nakasign ng contract sa atin. So, ayun lang naman. Yes. Diba? And, get well. Get well. Huwag nawala si... Kunyari, sa susunod, si Kim naman ang nawala. Siguro... Si Kim ulit. Hindi na mag-uusapan. Siguro ano... Ako na mismo gagawa ng issue. Hindi, joke lang. Ganyan na yung sige, pero mahal na mahal ako. Yeah. Kaso coach, ito lang ang taong naka-braces. Na walang wire. Wire. Naka dito lang. Ano yan? Sinanggal ko na yun eh. Design niya coach, parang ano yung nail polish. Kit-kit polish. Paano walang tama? Paano walang tama? Paano walang tama? Paano walang tama? Sabi mo? May na naman yung alak na dadad. Guys, may isa yun. Ang ganda ng ano natin? Sorry, TikTok mga tao. Kasi papayatan ito ng muscle up. Papayatan ba ako ng muscle up na TikTok pa nga? Pagod na yung mukha. Extra workout. Push ka agad siyo. Puba. Okay, so guys, sasagot na natin yung tanong nyo. This is just a simple vlog, pero alam kong very interesting mo, especially sa supporters natin na marami kayong mga napanood before, kaya alam marami kayong updates na gusto nyo malaman. So this is one of the interesting questions na alam kong kailangan ko sagutin. And of course, yung vlog natin kapon, which is sikit by owner pa rin ng Mavs, which is yes, he's still an owner of Mavs. And si Christian naman is just trying to recover. Pero ang good news dito is hindi naman siya ACL, hindi siya MCL, pero I know Christian, the kind of mindset and mentality niya pagdating sa recovery niya. So doon niya gusto muna i-boost yung focus and attention and oras niya. Kasi pag nasa corporation at sumay na siya, syempre kahit pa paano magkakaroon siya ng ibang responsibilities dito na pwede makahadlang sa pag-recover niya. So, let's respect his decision and hopefully makita natin si Christian pag fully recovered na siya and hopefully pag nakita natin siya sa vlog, ibig sabihin, fully recovered na siya. Pero again guys, maraming salamat din sa supporta na binibigay niya sa mga questions niyo. In that way, natutulungan niyo rin kami, yung group namin na mas maging active and mag-update sa inyo and mas maisama talaga kayo sa journey namin. So again, maraming salamat and Christian, pagaling ka na. Guys, may God bless you all.